Kabayan, kumusta pa kayo? Jane Velasco po ang nagbabalik sa Diskarteng Pinoy. At hopefully, magustuhan nyo itong vlog natin ngayong araw at may mapulutan kayong aral sa buhay Amerika. Pero bago yan, pangalagaan muna natin ang ating kalusugan. Tara, takbo muna tayo. Halos 1 hour and 20 minutes. Ang pace natin ay 10.34 per miles. Ang sarap ng feeling ng pagpawisan sa exercise. Kang itong Nike Supply 3 ay gusto nang mag-retire. Tingnan mo, sobrang pudpud na. Pero dito lang sa isang side nito. Dito medyo balance, dito hindi. Sa tingin ko yung area na tinatakbuhan ko minsan hindi siya flat. So, ayan. Sinong may gusto ng used? Pwede kong i-donate na lang to. Kung gusto nyo lang. Or hindi naman, pwede ko pa rin namang i-donate sa Goodwill. Comment down below. Yung last video nga pala natin, nabenta na natin to sa StockX, Nike Zoom X Vaporfly Next Percent. Retail nito is 150, nakuha natin sa Nike Factory Store ng 159 at saka may minus na 15% off, so somewhere around 113. Tapos nabenta natin yan ng price range ng 220 hanggang 260-270 ang benta natin. So halos 8 na piraso ang nabenta na agad natin sa StockX, tapos isa sa GOAT, tapos ito na yung last. So 10 pieces lahat ng nakuha natin. So wait na lang natin to ng mga 300 yan. Tapos size 11 pa naman. So magandang profit na yan na i-fold. Yan, dito naman tayo sa Goodwill. Mag-donate tayo ng mga gamit na hindi na natin kailangan sa bahay para mabawasan ng mga abubot. Tara. So yan ang donation receipt natin dito sa Goodwill. Bakit nga ba nag-donate na lang ako ng mga pagkadami-daming damit? So hindi ko na lang pinadala sa Pilipinas or ibenta. Yun, mga tipong hindi na siya pwedeng ibenta at saka sayang din lang yung oras para ibenta ko yung mga yon. So mas magandang i-donate ko na lang para tax deduction. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras, pagod, para doon. So sinek ko na rin naman kung may resale value mga yun, pero wala na eh. So mas maiging donation na lang, tax deductible. At saka hindi rin siya pwedeng padala ng Pilipinas kasi nga yung masyadong gamit na. Tapos mga damit na yun is hindi pang Pilipinas, yung mga tipong pang winter kumbaga. So ayan, tapos na natin lahat yung mga kailangan nating ship sa USPS, UPS, tapos na rin tayo mag-drop off ng donation natin sa Goodwill. Ngayon, dadalaw tayo ngayon dito sa mall. Tingnan natin kung may restock sila. Tingnan na rin natin yung isang footlocker dito kung dumating ba yung yung shipment nila ng Jordan 1 Shadow. Hopefully, kung meron. Kung wala, okay lang. Send sila dun, ah. Imposible nila magkaroon na ng shipment ng Shadow sa kanila, pero dun sa isang store nakakuha tayo ng first come first serve din. So dito wala na talaga ng pag-asa. Tignan natin kung ano meron dito sa Jimmy Jazz. Wala ito, ah. Hindi pa ako nagkamal, hindi pa yata nare-release to. Dito sa may grade school, ano kayo meron? Oh, ano yun? Oh, meron na naman Shadow dito. Anong size? 3.5? Well, pwede. Kahit na niyan. This is the light size on this one? Size 4. Okay, I'll take one. Size 4 is the biggest one, right? Oh, tignan mo nga naman. Yung sinesuerte ka. Talagang nakaupo lang sila. Kahit na grade school yan, pwede yan. Kung isang Shadow sa Jimmy Jazz. Ngayon, daan mga tayo ng finish line. Ano meron dito sa grade school? Ang masyadong Jordans, yung Jordan 3 lang meron. Ito, kahit ang Jordan 3 na yun. At Tempos. Ayan. Meron pa muna na Tempo. Anong size ka? 12.
malaki. Dami pang Flint. Easter. Next door na tayo. Ang kasunod, tignan natin ang champs kung meron siya. Okay. Tignan natin anong meron sa grade school. Walang Jordan. Ayan, medyo sinesorti tayo ngayong araw. Meron tayong nakuhang isa sa Jim Jazz. Share ko lang ah. Nakakainis minsan itong mga namimili dito sa eBay. Ano? Parang hindi sila marunong magbasa. At hindi rin marunong tumingin sa picture. No? Nakalagay na nga, share ko ah, nandito, ililink ko dyan. Nandito na nga yung picture ah. Pinicture ko na yung unang picture na tala nga, unang picture, nandun na yung size niya. 3Y. Buong ano yung sapatos saka yung ano size ng box na mismo. Ngayon dun sa title din nilagay ko naman ang 3Y tapos comma women's 4.5. So kasi ang equivalent ng 3Y is equivalent to 4.5. So kung yung mga naghahanap ng mga women's na 4.5, pwede sa kanila 'yon. Pero eto na naman, hindi daw kasya at saka hindi daw mali daw yung listing, 4.5 daw, dumating daw 3Y. Visit! Hindi talaga marunong magbasa at tapos hindi pa tumingin sa picture. Nandun na nga, makaka-ob-ob naman talaga, oo. Pero, pero, yan, share ko lang. Tapos, sinerta naman tayo sa Jimmy Jazz, meron tayong 4Y. Shadow 2.0. Yan. Na mo. So, swertehin ka nga naman. So, ganyan lang talaga. Kailangan tiyaga lang kung kaya mong pwedeng araw-arawin na pumunta. Kung wala kang plug sa loob o wala kang kilala para i-message ka kung meron ba silang bago o meron ba silang restock. So, ang solusyon, araw-arawin mo. Kaya lang, nagtrabaho kasi ako ng 2 days in a row. So, nung weekend pala. Nagtrabaho ko sa inyo nung weekend. Kaya yan. Kung siguro pumunta ako kahapon, baka meron pa silang may mas malaki na 6Y o mga 7. So, nakuha na lang natin is 4Y. Uwi muna tayo. Nagugutom na ako. Ayan, balik tayo ng Nike Factory Store. Tingnan natin kung meron pang natira yung Jordan 1 mid. Yun. Meron pa natira. Madami. Oh, ayan oh. Panalo, marami tayong makukuha ngayon. Pero isa lang pwede. Ayan, so dahil limit ang isa per customer kasama natin, so dalawang nakuha natin ngayon. 9.5, 125 tapos meron tayong 15% off na discount. Ayan, tapos na tayo dito sa Nike. Next up. Ayan, so pagkatapos ng Nike Factory Store, daan muna tayo ng mall. Just in case meron silang restock. Baka swertihin tayo. Meron tayong restock ng grade school. Panalo. So, isa tayo dito. Ayan. Ayan, tsaka yan. Ito, hindi masyado maganda ang resale value niya. So ayan, meron tayo nakuhang dalawang Jordan 1 mids. Ano kayo meron dito sa Foot Locker? Silip na rin tayo. Well, masyadong pwede. Walang Jordan 1 mids. Di ba, unreleased pa to? Wala pa to eh, hindi pa to na-release to eh. Ang pangit pala. Ayan, wala sa Foot Locker. Ito lang mga tayo sa Champs. Meron silang points. Ito, pwede ito. Ano ka, size 8 on this one? What size? Size 8. Ito, kulin natin. Ayun, nakuha na lang tayo sa Champs. Ayan. Sabay na natin tumingin dito sa Kids Foot Locker. Yun. Meron silang bago. Being a size 7. So yan, sino bang may ayaw ng free pizza? So reward yourself. Ito yung resibo. Tingnan mo. 14-inch original, $12.99. Tapos subtotal, yung discount, $12.99. So that is free pizza.
reward yourself ng libreng pizza. Sino bang ayaw ng libre, ha? Tapos, samahan mo pa ng spaghetti. Merienda muna tayo. Bago natin tapusin ang vlog na to, ito yung mga nakuha natin ngayong araw. Nike Factory Store. Dahil nga tig-isa lang ang pwede natin mabili. So, isa yan. Tapos, ang kagandahan kasi kapag may bago kang account, meron siyang 15% off discount. So, ayan yung pwede kong i-share na tip sa inyo dito sa Buhay Amerika natin. Kapag pupunta ka na rin lang ng Nike Factory Store or Nike Outlet Store, pwede kang gumawa ng bagong account tapos bibigyan ka ng 15% off discount. So, retail minus 15%. So, malaking discount na yon. Tapos, yung na tiyempohan natin na sinerte tayong meron tayong nakuha ng Shadow 2.0 size 4 sa Jimmy Jazz. I think last pair na yata is 3.5 pero may kumuha na rin. Tapos pumunta rin tayo ng Finish Line. Ito yung mga nakuha natin. Meron silang 4 at saka 4.5 na Arctic Orange Black. So kung mas malaki sana to, kung 6.5 or 7 or somewhere 6 to 7, pwede sanang i-hold ko siya ng mas matagal. Kaya lang, medyo mas maliit to, kaya yung profit na 30 to 40% kukunin ko na agad kung meron nang bibili. Ito naman yung Adidas DNA Montreal. Nabenta ko na yung isa nung nakaraan yata na nakuha ko. Pero ito, $79.99 minus yung $10 off na coupon. So, ngayong araw pala, nag-restock ang Nike.com nito from toddler, preschool, grade school, tsaka men's sizes. Hindi ako kumuha dahil medyo gusto kong ilagay na muna yung mga investment sa Foot Locker, Champs, tsaka Kids Foot Locker. I-build muna yung points doon, yung flex points. Kasi nga, I think it's about time na doon ko muna ilagay yung mga pera, no? Kasi mas meron akong benefit na nakukuha kapag nag-spend ako ng pera doon. Hindi kagaya dun sa Nike, kagaya nito, kasi nga restock. Matatagalan pa bago kong makuha yung return of investment ko nito. Ngayon, balik pera lang ngayon to. Kaya lang, kinuha ko naman siya sa Kids Foot Locker. So yung points, nakukuha ko pa rin. Kahit na medyo i-hold natin ng mga 6 to 8 to 12 months yan. Pero I think tataas pa rin naman yung resale value niya. Especially itong colorway niya is black, white, tapos red. So ayun. Ito naman, ito yung mas mataas yata ang resale value niya ngayon. Panalo yan. Yan yung hustle at grinding natin ngayong araw. Kailangan lang talagang footwork. Kailangan pumunta doon. Kailangan magdumiskarte. Paano ka makakuha ng mas marami kaysa isa lang. Kagaya nito, dalhin mo ang pamilya mo. Ngayon, kailangan pumunta talaga ng mall para makatsamba ka na meron talagang stock. Lalo na't naka lagay lang sa shelves. So, yun. Discarding Pinoy natin. Buhay Amerika. Hope na nagustuhan nyo itong bagong segment natin. At kung nagustuhan nyo, leave lang kayo ng like at saka comment na rin sa baba. At kung gusto nyo mag-subscribe, pwede rin. So, hanggang sa muli po. GR, like ko po. Nagpapaalam. Bye-bye. Ingat po lagi.